Mga kaibigan, so may bago na naman tayong flooring. Ito ay para sa isang kaibigan nating balikbayan. Okay? So sa mga balikbayang friends natin dyan, mga OFW, malaking tulong yung ginagawa namin. Gusto namin makatulong sa inyo na kahit wala kayo dito, mapapagawa niyo sa inyo sa hig. Okay? So dito, dating naka-tiles itong sahig na lang ginawa namin. Yung tiles medyo nag-aangatan na, nagbabakbakan na, kaya kailangan natin itong palitan. Okay? Ang unang ginawa natin is ni-remove natin yung existing tiles. Tapos pagtanggal natin ng tiles, nakita natin na yung, ano niya, yung tile grout niya, medyo, of course, rough to. Kasi bago ka mag-tiles, kailangan rough yung sahig mo. Ito, rough yung sahig. Kaya kailangan pa nating build upan ng primer and epoxy grout. Bakit epoxy grout yung ginagamit natin sa pagtanggal ng tiles? Ay, after tanggalin ng tiles. Kasi ang epoxy grout, imbis na mag-topping tayo ng 2 inches, itong epoxy grout is mas mabilis ang turnover nito. Para sa amin kasi, for example, pagka nag-apply ka ng topping na 2 inches, kailangan mo pang maghintay ng 3 weeks, 4 weeks, bago tayo makapag-coating kasi basa pa yung semento. Pero pagka nag-epoxy grout tayo, ang bilis ng turnover. Kahit kinabukasan lang, pagka-apply natin ng grout, pwede na tayong mag-primer agad. So yun, isang benefit is, pagka nag-topping, 3 weeks to 1 month before tayo makapag-coating. Pagka epoxy grout ang ginamit natin, overnight lang, kinabukasan, pwede na natin siyang applyan. Okay? So ang unang ginawa natin dito is, after ng removal of tiles, nag-apply tayo ng primer, tapos epoxy putty and epoxy grout. Yung epoxy grout para sa mga malalalim. Yung epoxy putty naman para ifu-full putty natin yung buong area. Okay? Tapos, after natin itong gawin, pwede na tayong mag-primer. Okay? So, ang ginawa namin dito is, after noon, nag-primer na kami, tapos nag-full putty ulit, and nag-mid-coat. So, nag-mid-coat tayo dito ng white. Itong white is, after nating ma-mid-coat na white, para na tayong gumawa ng canvas natin para magpasok ng ating design. Okay? Ang design natin dito is, ginawa natin to before. Ang ginamit nating colors ay Aztec Gold, Coffee, Bright White, tsaka Shimmer Gold. Yan. Yan yung mga ginamit nating mga colors dito. So, coffee, hinaluan natin ng bright white para siya naging ano siya, rose gold. Tapos yung Aztec Gold, nilagyan natin ng bright white at saka may pure Aztec Gold tayo. So, nag-combination tayo ng mga colors. Okay. Ang design natin dito, ang style natin na ginamit is one direction ulit. So, pati yung pagbuhos, ang ginawa natin is habang basa pa yung white, nagbuhos tayo dito ng iba-ibang colors. May mga parts din na wala pang white, nilagyan din natin ng colors as one direction lang. So, kung paano natin binuhos, ganun din yung direction na ipapahid natin yung ating roller. Okay? Yan. Tapos, ang mga ginamit namin ditong tools ay roller, spike roller, tsaka ating mga spike shoes. Ready na tayo. Nag-clear coat tayo para talagang malock in yung design at mas madagdagan ng surface scratch resistance, yung strength ng coatings. Yan yung mga nadagdag natin sa clear coat. Tsaka para pagkatapos is maganda siya, pantay na pantay. Makikita nyo para siyang smooth, para siyang tile-like finish, talaga smooth na smooth na walang dugtungan. So yun, para sa amin is very important na ngayon ang clear coat kasi sobrang ganda ng dinadagdag niya sa ating sahig. Okay. So thank you sa panonood and thank you din sa mga nag-comment kay Sir Joelito Mansibad. Thank you at nagko-comment kayo. Nakakataba ng aming puso to. Nanonood po kayo sa aming mga videos. Kay Ma'am Osang Raketera and kay Sir Lito Florida, nagtatanong siya kung ano yung grit ng sandpaper. So for example, plain cement finish ka, pwede ka na mag-grit ng 36 grit bago ka mag-primer. Pero pagka nakapag-epoxy ka na, kahit 100 hanggang 200 grit ang gagamitin mo in between coatings. Yan. Okay? So, thank you ulit and sana may natutunan kayo sa video na to and nag-enjoy kayong manood. Ayun, ang masasabi ko lang is
mapapamajestic ka sa ganda. Don't forget nga pala to like, comment, and subscribe to our YouTube channel. So may subscription dyan. Subscribe lang kayo and click the notification bell. Tapos sa mga Facebook namin, Instagram, TikTok, nandyan din kami. Pwede nyo din kami makita doon. Iba-iba yung mga content na nila-launch natin dyan. So ilike nyo na lang din yun and follow us there also. So yeah, thank you. Bye!